kami ngayon papuntang Kabankalan. Attend kami ng funeral service na the oldest man in the world, Lola Iska. Sama-sama. Bukas na po yung libing ni Lola Iska. So, ngayon, buhay po kami. So, papakita ko sa inyo ang pamilya namin, pamilya ng asawa ko. Pamilya ni Lola Iska. She is 124 years old at namatay siya. So, ngayon, papakilala ko sa inyo ang mga relatives namin. Dito na po tayo sa Inigaran.
Tagisio. Thank you.
Fabian Susano. Sabana ni Lola Inay. Ah, okay. Sabana ni Lola. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. So for today's vlog, andito po tayo sa huling araw ni Lola Isda. Ito po ang church ng Seventh-day Adventist. Dito ho nanampalataya si Lola Isda. So as I interview sa kanyang mga apo, Pastor Danilo Susano, at sa kanyang mga pinsan at sa mga pinsan ng asawa ko. Ito huling araw na po ni Lola Isda. Maraming salamat nga pala sa mga sumuporta at tumulong, lalo na sa mga Susano family. So we are thankful dahil ho si Lola Isda ay naging faithful. Ito ho ang kanyang church. Ito ho ay Seventh-day Adventist. For how many generations po na Seventh-day Adventist siya. So dito natin makikita kung gaano kahalaga ang maging healthy, di ba ba? So at the age of 124 years old, the most unforgettable history ng buong Pilipinas, na mayroong Pilipino na umabot ng 124 years old. We are so proud of that because she is blessed by the Lord because umabot siya ng 124 years old. So sa lahat ng mga kapamilya, relatives ng asawa ko, Susano family, at si Pastor Danilo, yan ho siya. So thank you very much. Yan ho, pinapakita ko lang po sa inyo kung saan ho nagsimula ang buhay ni Lola Isda. So it is a part of the history na naging kapamilya rin natin ang one of the oldest men in the world, si Lola Francisca Susano, or Lola Francisca Montes Susano. She's the oldest man of the world, in the world. And not only that, also in Asia and also in the Philippines. I don't think so kung meron pang oldest man of the world. Sabi nila merong the oldest man in Africa. But here in the Philippines, we are so proud of that because si Lola Francisca na mahinga na po sa kanyang last himlayan, at ilibing na po namin siya mamaya 8 o'clock. So sa lahat po na nagmamahal kay Lola Isda, maraming salamat po sa inyong prayers, sa inyong pagkilala sa Jessica Soho, Kapuso mo Jessica Soho, sa GMA, sa Rated K, at sa Honorable Mayor Zyko dito sa Cabancalan City, the local government, and also yung appreciation po ng centenarian
she's the only centenarian here in the Philippines. At meron pa isa, yun ang kanyang eldest daughter na si Lola Magdalena. She's now 101 years old. Yan ho, si Lola Iska. So, God bless everyone. We pray for the family of Lola Iska. Thank you so much for the family Susano at sa iba pa pong mga kapamilya ni Lola Iska. God bless everyone at samahan niyo po kami ngayong araw sa aming last funeral service dito po sa Barangay Uringaw, Cabancalan City. Thank you.